Noong election 2010, umabot daw sa 70 hanggang 75% ng mahigit 50 milyong rehistradong botante ang nakaboto. Pero hindi raw umaasa ang COMELEC na ganito rin karami ang boboto sa darating na election 2013. May report si Salima Refran. Mga nawawalang pangalan, mga presintong hindi matagpuan. Ilan lamang ito sa mga problemang kinakaharap ng mga botante tuwing eleksyon. Pero sa kabila nito, nasa 30 hanggang 35 milyon ang nakaboto ng eleksyon 2010 o katumbas ng 70 hanggang 75% voter turnout ayon sa Commission on Elections. Pero sa darating na May 13, hindi raw umaasa ang COMELEC na ganito rin karami ang boboto. It might actually go lower kasi senatorial elections ito. This is middle of the term of the president. So normally, hindi siya ganun ka-exciting sa mga botante. Voters normally, they really turn out to vote for president and vice president. Ang grupong Lente o Legal Network for Truthful Elections may nakikita namang ibang dahilan kung bakit hindi rin gaano karaming inaasahan nilang boboto sa Lunes. Hindi nga nila gustong bumoto dahil pakiramdam nila wala silang nakikitang point. At yung ganong klaseng pangangatwiran, evident yan sa mga kabataan ngayon. Lalo na dun sa far-flung areas na medyo naging pessimistic. Depensa naman ng COMELEC, wala raw kinalaman ang inaasahang mas mababang voter turnout ngayong eleksyon sa pagkaka-deactivate ng mga botanteng hindi nakaboto sa dalawang nakalipas na eleksyon, ang presidential elections at barangay elections noong 2010. Pero mismo si COMELEC spokesperson James Jimenez na humaharap para ipaalala sa mga Pilipino na bumoto na deactivate bilang botante. I forgot to check my registration status. I thought I was able to vote in October. Turns out that I wasn't pala. So, alam kong hindi ako nakaboto noong May 10, 2010. I feel lousy about it. I feel terrible about it, obviously. Kasi, syempre, despite, you know, apart from telling people to register and vote, it is something that I hold very dearly myself. I've been voting straight since I was able to vote, no? I never missed an election. Para sa aming mga nakausap, kakulangan daw ng kaalaman ng dahilan. Iba hindi alam na yung barangay election ay kasama pala sa bilang. So, akala nila, ang bilang kung may isang midterm election at isang presidential election kang na-miss, na bumoto, doon ka lang ma-re-deactivate. Pero nagulat sila dahil syempre kasama sa bilang yung barangay election, no? Gayunman, umaasa pa rin ng COMELEC at Lente na sa kabila ng mga isyong ito, magagampanan pa rin ng maraming Pilipino ang tungkuling bumoto. When we vote, we make our choice known. It doesn't matter if your pick wins. No? What matters is your participation. Ang panahon ng eleksyon, lagi kong sinasabi, no, ay ang bihirang pagkakataon kung saan pantay-pantay ang lahat. Bawat mamamayan, may isang boto, mayaman man o mahirap. Salima Refran, GMA News.